dito natin ilalagay mismo yung pang-connect natin sa database. So, sino ba ang gagamitin nating pang-connect sa database? Syempre, ang gagamitin natin ay si PDO or yung PHP Data Object. Paano ba gumagana si PDO? Para siyang isang unified na API kung saan ina-access niya yung data layer or data access layer para ma-retrieve natin yung mga data mula sa database. Dati kasi, tatlo ginagamit dyan. Yung una ay si MySQL, yan. And command to sa PHP actually, si MySQL. And then, merong sumunod, si MySQLi, wherein, eto malapit na yata ito ma-deprecate kung hindi ako nagkakamali. So, ano pinakaiba ng tatlo na yan? Ito kasing si MySQL, ito yung unang ginagamit dati, deprecated na yan. Wala na yan sa estado ngayon. Ang natitira na lang ay itong dalawa, si MySQLi at si PDO. Anong pinakaiba niyan? Okay namang gamitin parehas yan. Ang kagandahan kay MySQLi, nakasetting siya ng mas mabilis para kay MySQL. So, ginagamit talaga siya para kay MySQL. Eh, kung yung pala ang ginagamit kay MySQL, bakit tayo gumagamit ng PDO? Ang kagandahan kasi kay PDO, pwede mo siyang gamitin sa ibang database, hindi lang sa MySQL. Pwede mo gamitin sa MS SQL, SQLite, or kung saan man. Same sila ng syntax. Ang papalitan mo lang ay yung mismong query. Yun ang maganda kay PDO. Kaya si PDO ang gagamitin natin. Plus siya yung pinakamalitan chance ang ma-deprecate sa kanila. Now, ang gagawin natin dito sa config class, syempre, gagawa tayo ng PHP tag. Gagawa tayo ng class. Alright, ito na tinuro ko nung nakaraan dun sa OOP natin. Kung ano pangalan ng file name mo, ganoon din dapat ang pangalan ng class mo. So, config, small c. Alright, sa config class, yan, meron tayong config class. Gagawin natin, magde-declare tayo ng tatlong property. So, private. So, since dapat dito lang siya ma-access, so si user. Ang una natin gagamitin ay si username nung database natin. Natatandaan nyo pag nagla-login tayo dito. So, logout muna tayo. Ito yon, ito yung gagawain natin. So, username is root at wala tayong password. Now, paano natin gagawain sa PHP yon? Una, i-declare muna natin si root dito sa class natin. So, user tuloy. Dapat to ay root. Yan. Next thing na i-declare natin ay si password. Since wala naman tayong password, gagawin natin tong blank. Alright? And then, magde-declare ako ng public. Ito yung pinaka-connection. Ito yung pinaka-accessin. I-instantiate ko lang siya dito sa itaas. Alright? So, i-declare ko siya as null. So, makikita niyo kung bakit natin i-declare as null yan mamaya. Alright? So, sana gumagana yung mic ko. Check ko lang. Hello, mic test. Alright, gumagana. Now, next thing na gagawain natin is gagawa tayo ng function. So, tulad niyang sinabi ko, ang class, meron siyang characteristic or properties. Ito yung tatlo. At meron din tayong function. So, gagawa tayo ng function dito. Ang pangalan ng function na gagawin natin ay con or connect. So, gagawa tayo ng pang-connect natin sa mismong database. Ang gagamitin natin dito is yung tinatawag nating try-catch. If you're familiar with this one, sa lahat ng language merong try-catch, wherein ang gagawin niya, itatry niya kung ano yung nandito sa loob ng code na to, wherein yan, dito tayo magko-code. Pagka nagka-error, sasaluhin niya, itatapon niya as $E. Yun ang mangyayari. At gagawin niya kung ano man yung nandito, sasaluhin niya as E. Alright, gagawin natin to gamit si PDO. Una, ang gagawin natin is ito, $this. Iseset natin to yung public PDO na to. Iseset natin siya, si public PDO equals new PDO. Bakit ka tumawag ng class na PDO kahit hindi pa natin to ginagawa? Actually, kasi si PDO ay built-in class kay PHP. So, ito nga yung ginagamit natin pang connect. Ang ilalagay natin dito, may tatlo siyang condition. Ang unang condition is yung tinatawag nating connection string. Ano ang connection string? Ito ang nakalagay sa connection string. Tandaan nyo to. Kahit saan language na magkukonek ka sa database, meron ito. Una, anong database yung kukonekan mo? Anong database ba ang kukonekan natin? Gagamitin natin ay MySQL. Alright? Kahit MariaDB siya, ang configuration pa rin niya is like MySQL. So, same sila ng ginagamit. Okay? And then, next thing, saan makikita yung database mo? Since naka-unit tayo ngayon, ito yung laptop ko ang gamit ko, kahit kayo, computer nyo ang gamit nyo, ang ilalagay nyo dito ay host address mo. So, ano ba ang host address ng ginagamit mong computer? That is automatically your local host. So, 127.0.0.1.
Alright, after nun, ano ang pangalan ng database na kukunikan mo? So, ano ba ang pangalan ng database na create natin? Itong to-do app. So, DB name equals to-do app. Alright. Now, after nun, save natin. Alright. Next thing, ang susunod na parameter niya, so meron tayong connection string. Ang tawag dito yan, so ma-highlight na yan, ay connection string. Anong ginawa dyan? Anong database ang kukunikan mo? Saan makikita ang database mo? Anong pangalan ng DB name or database name na kukunikan mo? Next thing na ilalagay natin ay yung username natin. So, declare na natin sa taas, this user. Next, ano yung password? So, dineclare din natin sa taas, this password. So, ito yung magsisilbing pang-connect natin sa database. Ito yung itatry niya. So, i-execute niyo yung code na to. Pag may error, ipapasa niya dito yung exception. Ang problema, si PDO may sarili ang exception. Ang tawag sa kanya ay PDO exception. So, kung merong problema yung PDO connection natin, ipapasa niya dito kay $E. Now, pag nagkaroon ng error, ano ang gagawin niya? So, ang gagawin niya, hindi magra-run yung website, mamamatay yung website. Ayan, ang ginagawa ng die na command na yan. Tapos, i-display niya yung mula dito kay $E, pwede niyang kunin. Sino ang kukunin niya? Yung message or yung pinaka-error. Now, kung successful to at walang problema, ano ang mangyayari? I-re-return niya sino? Yung connection. I-re-return niya to. Kasi function to, kailangan mayroon tayong i-return. So, ang i-re-return niya, yung connection na to. So, return PDO. Kung successful, magre-return siya ng connection. So, paano natin iti-testing to? Ngayon, dito tayo kay index. Ipapakita ko ngayon yun ang ginagamit nitong init.php na to. So, naka-require na siya sa init.php. Imbes na i-re-require pa natin si config, ang gagawin na lang natin dahil meron tayong SPL auto register, ang gagawin na lang natin dyan ay rekta tayong mag-i-instantiate. So, pwede natin sabihin dito ang $con and then $con equals new. Sino ang i-instantiate natin? Si config class. So, lagyan mo lang dito, config. Ayan, $new, config, save natin. And then, kay $con, which is yung config class natin, tatawagin natin ngayon itong connection na to. So, try natin kung ano mangyayari. Okay, save natin. Okay, then save natin to, save natin lahat para sure. Testing natin kung ano mangyayari dito sa website natin. Pag nirefresh ko, now, merong error. Require once fail to open stream init PHP. So, hindi rin niya nakikita si init. Kasi si init, nakapasok pa siya sa PHP folder. So, ang tanga-tanga ko. So, lagay natin sa PHP. Save natin. Refresh. Alright. Syntax error on init line 4. Check naman natin yon. Init line 4. Bakit may syntax error dito? Ayun, ito ang problema. So, ayan, i-back natin na sobrang tayo ng kama. Okay, para kasing JavaScript yung code na to. So, refresh natin. Ayan, mapapansin mo, undefined function SPL autoload. Ay, ba't autoload? Dapat may autoload dyan. Okay, mali pala ang ginamit kong function. So, ayan, kasi by memory ang ginagawa ko, tinatandaan ko, autoload. So, refresh natin, dapat meron yan. Yan, gumana siya. Paano natin malalaman kung meron ng connection? Since na-instantiate niya yung class, tingnan niyo, walang problema, walang error. Try natin babuyin tong configuration. Kumari, ilagay natin to-do apps. Yan, save natin. Dapat dyan, mamamatay yung website kasi wala naman tayong to-do apps na database. So, tingnan natin. Kung napansin niyo, namatay yung website, ang pinakita lang niya ay yung error. Therefore, alam natin na gumagana na yung classes natin. Si init, si config, pati itong SPL autoload natin, gumagana na siya. Dahil nagkaroon siya ng error. Tinesting natin. So, testing uli natin. Kunwari, imamali natin yung username. Ayan, roots. Check natin. Dapat dito, pag na-refresh natin, ayan, access denied kasi walang roots na user. Alright, that's great. So, alam na natin na meron na tayong
connection, gumagana yung connection natin. Now, that's great. So, may connection na tayo. Na-test na natin. Pwede natin burahin to. Pwede natin i-proceed sa paggawa ng pag-i-insert ng data dito sa loob ng database natin na to-do app. So, ito, i-browse natin tong table na to. Kailangan makapagpasok tayo ng data dyan. So, paano tayo makapagpasok? Siyempre, kailangan natin gumawa ng pagpapasukan natin. So, wala pa tayong pagpapasukan dito. Kailangan natin gumawa ng text box sa loob ng system natin. So, paano natin gagawin yon? So, una, gagawa tayo ng isang, ano ba maganda? Container. Ipasok natin sa isang container. Sabi na, class, container. Okay? Sa loob niyan, yung container na yan, dyan natin ipapasok yung tinatawag nating forms. So, alam nyo na yan, yung forms, saan ito ginagamit. So, pwede tayo mag-input dito. So, gawa tayo ng form. Bigyan natin siya ng, yan. Bigyan natin siya ng action, kung saan dito lang din siya mag-action. And for this one, ang gagamitin nating method ay yung tinatawag nating get method. Okay? So, alam nyo na kung paano ginagamit si get method. Nasa basic PHP tutorial natin yan. Okay. Sa loob ng form na to, gagawa ako ng isang div na magsisilbing row. So, sa bootstrap naman ito, ito ginagamit para maayos natin yung grid ng bootstrap natin. So, gagawa tayo ng row. Alright? Nahahatiin natin sa dalawa. Kung saan, gawa ulit tayo ng div. Yung unang row, bibigyan ko to ng call MD9. Alright? Ano mangyayari sa call MD9? Makikita nyo yun mamaya. Ito yung gagawin ko tinatawag na form group. Sa loob kasi ng form group, dito ka pwedeng maglagay ng isang input sa bootstrap. Teka, yung mouse ko nagloloko. Ayan, sa loob ng bootstrap. So, sabihin natin class equals a form control. Alright? So, magsisilbi yan. Ito yung pinaka text box natin, si input class na to, yung type text. So, magiging text box siya. Alright? Tingnan natin. Save nga natin kung anong itsura. Tama ba? So, ayan, may text box tayo dito. Ayan. So, ayusin natin yung text box na yan. Sabihin natin name. Bigyan natin to ng name. So, anong pangalan ng text box natin? Sabihin natin items. Alright? And then, let's say here, placeholder. Sabihin natin, maganda dito. Insert a new task. Ayan, save natin. Then, let's add required. Para may validation ng konti. Kahit front end lang. Ayan. Save. Check natin. Ayan. Meron tayo ngayon ditong text box. Pero parang hindi gumana na tama. Kasi placeholder dapat. Ayan. Save. Ayan. Insert a new task. So, masyado siyang dikit. So, lagyan natin tong container natin ng margin top. Na 5. Okay. Masyado siyang dikit kasi. Okay. Now, meron tayong MD9. May natitira pa tayong 3 slices dito. Now, ang gagawin natin ngayon dito sa natitirang 3 slices na yan is another div. Alright. So, bigyan natin to ng class. Sabihin na lang natin call-md. Kanya yung natitira. At dito, ilalagay natin yung button natin. Sabihin natin btn. Then, btn tuloy. Input class. Sabihin natin type equals submit. So, isa siyang submit button na may value na add task. So, add task ang nakasulat sa kanya. Alright? And then, lagyan natin siya ng class. So, wala tayong coding standards. Teka, dapat class lagi ang nasa una. Class equals, sabihin natin btn. Then, btn, baka kulay maganda. Success na lang. Kulay green. Right? Check natin kung ano itsura niyan. Ayan. So, para pagka niliitan din natin, okay siya. Nakikita nyo, meron tayong responsiveness. So, ayan. Dito natin ipapasok yung task natin. Kung ano man na ilalagay natin dyan, dapat pumasok dito sa database. So, umpisa na natin. Paano ba natin gagawin yan? Una natin gagawin, gagawa tayo ng class kung saan mag-i-insert tayo. So, ayan. Object-oriented tayo eh. Puro class ang gagawin natin. So, gawa tayo dito ng class. Sabihin natin insert .php. So, ang gagawin ko dito is yung tinatawag nating insert class. Okay? So, gagamit tayo ngayon ng inheritance. Ano yung inheritance? Na-explain ko na yan doon sa OOP natin. I-extend natin si config, yung connection natin, para magamit dito sa class na to.
Alright, and then gagawa tayo ng isang characteristic niya. Siyempre, ano ba ang kukunin natin? Ano ba ipapasok natin sa database? So magpapasok tayo ng isang task. So ito yung magsisilbing property nitong insert class na to. Alright, now gagawa tayo ng magic method dito, yung constructor natin. Okay, so para saan si constructor? Kasi dito natin ipapasok yung task natin na ipapasok. So construction tuloy, construct, ang lalagay natin dito ay task. So kung ano man yung ipapasok natin dito, i-assign natin as property niya. So paano yun? Sabihin na natin dito $this. So in this na yun, explain ko na sa mga nakaraang tutorial, task is equals to $task. So ano mangyayari dyan? Lahat ng task na i-instantiate natin, pag pinasok natin sa instantiation nitong insert class, ay ma-assign dito sa property natin na to. Alright, so meron na tayong property. Now, ang kailangan na natin is yung mismong function na magpapasok ng data. So paano natin gagawin yun? So ito ang gagawin natin. Sabihin natin public function insert task. So ito random lang to. So gumawa ko ng function na insert task. At kung mapapansin nyo, pag nag-OOP tayo, bihira kang gagamit ng parameter sa function. Kasi sabi nga nila, mas maganda ang isang function, never kang gumagamit ng parameter. Maliban na lang kung sa construct siya na function. Okay. Since naka-extend tayo kay config, kung titignan natin si config, balikan natin si config class, meron siyang isang function, si con. Pwede na natin gamitin to kasi naka-extend tayo kay config. So pwede natin sabihin dito, si $con, which is our connection, is equals to this. Naka-extend tayo. So sakop din niya yung this na to dito. Pwede natin gamitin itong con na to. Okay? Dahil sakop natin siya. So this con. Okay? Now, since may connection na tayo, gagawa na tayo ng query. O, declare tayo dito ng $SQL. So, ganito ang paggamit ng PDO. Una, magde-declare ka ng connection. Next thing na gagawin mo sa PDO, gagawa ka ng query. So, sabihin natin, insert into anong pangalan ng table natin na gagamitan? To-do list. Alright? So, insert into TBL to-do list. Yan. So, alam nyo naman na ang syntax ng insert dahil din sa tutorial natin ng MySQL. So, anong susunod na ipapasok natin? Anong field yung papasukan natin? So, anong field? Itong item. So, papasukan natin si item na field. Dapat naka-grave. Ang grave is yung katabi ng 1 at tab. Hindi yan single quote. Tandaan nyo, grave yan. Ginagamit yan pag fields. So, field na item ang papasukan natin. Ang value na ipapasok natin dito ay yung value ng ipapasok nating task. Alright, so dalagay natin dito, dito ay $this tasks. Alright, save natin. Now, pag nakagawa ka na ng query, so nagawa na natin yung query natin, next thing na gagawain natin is yung data. Ano tong data na to? Ipe-prepare na natin yung mismong SQL natin or yung structured query language, kasi ito siya, insert into to-do list this task. So i-convert niya na to, ipapasok na niya dito kung ano man yung i-insert mo na task na manggagaling dito sa construct natin. So $data, sasabihin niya dito $con yung connection natin, prepare, i-prepare niya sino itong SQL natin. So ang katumbas nito is tinatype niya na to dun sa pang query natin, doon sa connection natin, itatype niya na, i-prepare na niya yung SQL. At once na matype niya na yon, pwede na niyang i-data execute. So ang mangyayari dyan, i-execute niya yung query. So pwede natin i-testing to. So paano natin i-testing to? Now, punta tayo dito sa task, i-testing natin kung gagana. Since naka-get method tayo at may submit dito, testing muna natin, ha? Save muna natin. So pag nag-type tayo dito, test, add task, kung mapapansin nyo, meron tayong get dito. So ang gagawin natin dito, if, maggagawa tayo ng if statement, if may laman, sino ang may laman sa tingin nyo? Tama, si $_get. Anong pangalan ng text box natin?
items, kung may laman daw si items. Ayan. Then, anong gagawin niya? So, kung may laman yung items at nag-submit siya, gagawin niya, i-instantiate niya. Sinong class ang i-instantiate sa tingin nyo? Tama, si insert. I-instantiate natin si insert. Si insert, instantiate equals new. Okay? New insert. At tandaan nyo, yung insert natin, meron siyang construct. Ang ipapasok daw natin ay yung task. So, yan yung i-insert natin, yung ipapasok natin dito sa construct na ilalagay niya sa property. Pag nailagay niya sa property, ipapasok niya dito sa query. So, sino ang ilapasok natin? Ede si get item. Kung ano yung tinype mo dito sa text box na to. Ito yung ipapasok natin sa construct na yan. Now, once na ipasok niya na sa construct na yan, ang gagawin niya ngayon, si $insert, ang gagawin niya ay insert task. So, i-execute niya yung function na to. Pag in-execute niya yung function na to, ano mangyayari? Tingin niyo. Siyempre, dapat may insert tong item na ipapasok natin. I-execute niya tong insert into na to. Save natin. Tingnan natin kung paano mangyayari yon. Una natin gagawin is, paano ba? Sige, testing nga natin kung paano mangyayari. Alright. Try natin yun to. Okay. Play with my Nintendo Switch. Add task. Check natin kung may pumasok kasi hindi natin malalaman kung may papasok. Alright. Walang pumasok. Patay tayo dyan. Paano natin i-debug to? So, check natin. Una, tingnan natin dito. Ganito ang tekniko pag nagde-debug eh. Lagi ko dinidebug bago yung execute code. Ang gagawin natin, papatayin natin dito si PHP. Hindi na mag-execute pababa. Tapos, ibabardam ko. Sino ibabardam ko? Si $data. Titingnan natin kung ano ang itsura. So, try natin uli. Mag-execute. Ito ang way ng pagde-debug ko dyan. So, try natin. Nintendo Switch, add task. Oops, nangyari, hindi yata na save. Save muna natin. And then, save uli. Tama ba ang lagay ko? Okay, testing, testing. Lagay tayo ngayon. Add task. So, ayan. Kung mapapansin mo, namatay yung query. Bakit namatay yung query? Namatay yung script. Dahil dito sa die, kaya siya namatay. Hindi siya nagtuloy. So, nag-bar dump muna siya. Pwede na nating i-test kasi ito yung query oh. Pwede mong i-test yung query na yan mismo dito sa phpMyAdmin. Pwede mong i-paste dyan at makikita mo kung anong error. Ayun, may error tayo. So, no error, you have an error in your SQL syntax. So, mali ba syntax ko na insert into? Paano ba? Ayun. So, dapat merong open close parenthesis. So, ganun ko siya dinibag. Mali pala yung syntax ko ng insert. So, kung napansin nyo, wala siyang error kanina na in-execute natin. Kasi, ang pinaka-error niya nandun mismo sa SQL natin. So, dapat ito pala nakapasok sa tawag dito, asterisk. So, pasok natin. Asterisk tuloy sa open close parenthesis. Alauna na kasi. Save natin. Okay? Testing natin ngayon kung gagana. Mas maganda siguro ilagay natin to sa if statement. Anong if statement na mangyayari? Kasi dapat function eh. Pag function, dapat meron kang nire-return. So, kung mag-execute siya successfully, yan, yan yung if statement natin. Ang gagawin niya, magre-return siya ng true or boolean na true. Kung unsuccessful siya, ang re-return niya ay false. So, anong silbi niyan? Ito po ang silbi niyan. So, meron na tayo ngayon dito. Pwede natin ito lagyan ngayon ng if statement din. Kasi itong insert task na command natin, ang gagawin niya, magre-return siya ng true or false. Paano siya magre-return ng true? Pag nag-execute siya, pumasok yung insert natin, magre-return siya ng true. Kung hindi siya makakapag-execute or false, or magkakaroon ng error, ang re-return niya ay false. So, tingnan natin. So, pwede natin tulungin sa if statement din. If, okay, if ganito is pumasok, so, kung true daw yung ni-return, ang gagawin niya, pwede natin sabihin dito, task inserted successfully.
Alright, dito naman sabihin natin else, pwede na sabihin echo task insert error. Ayan, try natin, save natin ngayon, tignan natin kung anong mangyayari. Balik tayo. So, i-refresh ko to. Okay, play with my Nintendo Switch, add task. Kung mapapansin mo, sinabi niya task inserted successfully. Dapat dito ngayon, pag pronounce natin to, meron tayong play with my Nintendo Switch. That means gumagana na si create natin. Ayan, so meron tayo dito. Now, ang gagawin natin ngayon, kailangan natin gawing abstract to. Abstraction. So, natatandaan niyo yung four pillars. Kaya ako siya gumawa ng function dito para yan dito. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng function dito. Sabihin natin function insert T. Ayan. Insert task. Paste mo yan. O, diba? So, lalagay natin ngayon itong si insert T. At since nakalink siya sa init.php natin, pwede natin sa mainit yan. Nakalink siya dito sa require once. Pag i-declare mo sa init, gagana agad siya. Pwede natin, parang kulang. Tingnan natin, tama ba? Oh, tama. Wala nga closing yun. Ayan, safe. Closing ba? Okay. So, dapat, pag tinawag ko ngayon kahit saan dito, si insert T, i-execute niya to. Nakikita nyo? Papasok nang papasok yung ano natin. So, tinawag si insert T, gagawin niya to. Tinawag si insert task, gagawin niya nandito sa loob ng insert task. So, dami niyang pinasukan. So, medyo madaming pinapasukan, which is tama lang kasi may abstraction tayo, which is the core pillar ng object oriented. Ang gusto ko, yung error, yung ito, kailangan dito natin ilalabas. So, paano yun? So, lalagay natin dito sa ilalim. Gawa tayo ng PHP. Alright. So, sabihin natin dito, insert T. Yan na. Okay. So, refresh uli natin. Try natin mag-add uli. Sabihin natin, napabawala tayo. Okay, sabihin natin, play with PS4. Ayan, play my PS4. Add task. Ayan siya. Task inserted successfully. Dapat nandito rin. See? Ayun. Play with my PS4. Kaso, ang pangit ko, yan lang ilalabas natin. So, kuha tayo kay Bootstrap ng content. Sabihin natin, alerts. Meron dito, yung tinatawag nating, ito, dismissible alert. Kunahin natin to. So, copy natin yan. Copy nyo lang. Padali lang yan. And then, dito sa functions natin, so, imbes na insert successfully task, ang i-echo natin, so, gamit kayo ng single quote, ang i-echo mismo natin, yung div na yon. Ayan, o, diba? Nakatago yung code. So, imbes na kulay yellow, sabihin natin alert success. And then, ang nakasulat dito ngayon, you have inserted task successfully. Save. So, i-copy na lang natin to. I-paste natin dito para dun sa dismissive alert. Imbes na success naman, pag error, sabihin natin danger, para kulay pula, insert task error. Yan na lang lagay natin. And save. So, testing natin kung gagana. Refresh uli natin yung code. Backspace. Enter. Refresh. Sabihin naman natin play Dota 2 with my friends. So, pag in-add task ko ngayon yan, ayan siya. Holy guacamole. You have inserted task successfully and dismissible. O, diba? Kaso sobrang laki. So, pwede siguro nating lagyan to. Ano ba pwede ko ilagay dito para lumiit? Lagyan ko na lang to siguro ng callMD9. Ayan, para kapantayin niya yung text box natin. Ganun din dito sa baba. So, try natin kung magkakaroon ng error. Lagyan natin ng error. Lagyan natin to ng... Ayan. Tignan natin. Dapat error to pagka inano natin kasi nilagyan natin ng mali. Check. Add task. Ayun, insert task error. O, di ba? Okay. So ayos na. Tayo insert task successful at insert task error. So sana nagets niyo kung paano ko ginawa. So, ayan.
Ayan, meron na tayo nung letter C ng crude, which is create. Ang susunod naman natin gagawin, ano sa tingin nyo ang susunod natin gagawin? Yung mismong pag-display ng mga data. Okay? Kita-kits. Susunod ng tutorial.